This is going to be a back-to-back video. As you can see, parehas pa rin yung suit-suit ko. But anyway, on this video, we're going to talk about this one. Wake Up Dreamers by Anak ni Rizal. Let's start the video. Let's go. So, una sa lahat, let's talk about the book itself, yung quality niya. When this book came out, nung nirelease namin siya, immediately nag-order ako ng sarili kong copy kasi unfortunately, hindi kami nakakatanggap ng sarili naming copy ng libro. I know, it's weird and really unfortunate, but I can't do anything about it. I'm not management, okay? Nirelease kasi namin to ng 2021? Tama ba ako? Let's see. Yeah, nirelease namin to ng 2021. Tapos nung dumating siya sa akin, I believe nagkaroon ng problema when it comes to the spine. This is what we call the spine. The glue used on the spine didn't really work. I don't know if you can see that. Or mas maganda nakikita nyo ganyan. Yan, nakikita nyo ba yan? So, nakikita nyo dito, may space. Kasi ibig sabihin, hindi dumikit ng maayos yung libro dun sa spine. This was already resolved. I'm just showing you na may ganong problema during the release of this book, itong sa Bliss Books, okay? O, diba? Honest ko, diba? Kung ibang tao yung nagre-review nito, sasabihin ba nila yon? Siyempre, hindi, diba? Pero hindi, ako sinabi ko. So, honesty. Honesty is the best policy. So, may ganun siyang problema, but it was already resolved. Hindi lang ako kumuha ng ibang copy kasi una sa lahat, tamad ako. Yung iba, they asked for a different copy and, you know, Bliss Books obliged naman. And I believe it was free. Yeah. Kasi, why would we make you pay for a copy na sira? Yung cream paper, it was, alam ko madami sa inyo sa Facebook, lalo na sa Facebook, yung papers, yung cream paper ng Bliss Books, it turns na ganito. I don't know if you guys can see it, pero, oh my God, you guys can't see it. Pero, meron siyang parang mga dumi, nagye-yellow siya, it tarnishes. Nagkakaroon siya ng mga yellow spots. Next is, The printing of Bliss Books, wala naman ako masabi sa printers namin kasi inaayos naman nila yung mga printers. What can I say about the cover itself? So, this is the cover. It is printed with full color and matte finish siya. Kapag ganyan yung nakikita nyo ba? Matte finish siya. Pero meron kaming additional na finish dito, ito, sa mismong title. I don't know if you guys can see it. Okay. Ano kasi, merong mga nag-DM sa akin asking, ikaw ba talaga yung gumawa niyang mga characters na to? Yes. Ako po. I know it looks very similar dun sa isang AI na program. It's not really a program. It's more of like, anong pangalan nun? Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng AI program na yun, pero ako po talaga gumawa nito kasi ganito yan. My style of illustration is actually semi-realism. So if you go to my Instagram, shameless plug, if you go to my Instagram, makikita nyo na, oo, siya nga yung nag-drawing yan. These are actually illustrations. These are actually drawing and renders. So, do what you will with that information. Hindi ko na alam kung paano ko pa i-explain yun, pero yeah, these are not pictures, these are not from AI, these are hand-drawn illustrations. So, that's it. And binasi ko lang sila based on dun sa description na sinisend sa akin ng mga authors, which is si Anak ni Rizal. So, kung maganda yung pagkakagawa ko dito sa mga characters na to, ibig sabihin, maganda ang pagkakasulat and description ng author dito sa mga characters niya. So, ito naman yung likod niya. Ito, babasahin ko na lang. So, ito yung summary ng Wake Up Dreamers.
what if a writer, an artist, a poet, a musician, a photographer meet? An unlikely group banded together for a film project. Anything could happen, even the impossible. What kind of masterpiece they could create together? College student Molly Lazuli's dream is always to become a writer. But since her parents never supported that calling, she works towards an engineering degree instead. When she winds up in a humanities course, she is befriended by a fellow classmate, Cole Manzano, who convinces her to team up with him on creating a major project for the finals. Together, they recruit other members, John Garnett Suck Gang, who always happens to be Molly's secret crush, who is also a painter, Jasper Tupas, a gay actor and a poet, and Alexa, a moody musician. Together, the group embarks on a journey that not only has them creating a documentary of their lives, triumphs, and tragedies, but also makes them realize the true meaning of friendship, acceptance, and what it takes to make their dreams come true. By the way, binili ko tong libro na to sa Shopee na Anvil Publishing, $199 lang. So, for $199, tapos ganito na. Nice, diba? Kasi ganito yan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan i-explain ang story ng Wake Up Dreamers, pero it is a coming-of-age manuscript. It's a coming-of-age story. And tungkol to doon sa mga buhay nito, mga characters na to. Nung binabasa namin itong story na to, kasi my editors, of course, they have to edit the story, and ako, I don't need to actually read the manuscript since nagla-layout naman ako. But I took it upon myself na, you know what, I'm going to give my time and, you know, I'm going to read the manuscripts. Kasi gusto kong ma-layout ng maayos and mas maintindihan ko yung story. Hindi lang yung sinalpak ko siya dun sa, ano, sa pages and then that's it. So, nung binabasa ko siya, I don't care kung sikat ba si anak ni Rizal or hindi. In fact, I don't really care kung sino yung mga authors ko. Ang importante sa akin is kung maayos ba itong story. And paano ko aayusin yung story nila in such a way na madali siyang mababasa and mararamdaman nun ng nagbabasa, yung emotions being described dun sa story. Nagigets nyo? Anyway, so nung binabasa ko siya, nung una, of course, it started off na parang, okay, it's cool, magkakakilala sila, ganun, so on and so forth. Pero, I did not expect this book to affect me. I remember gumawa ako ng Instagram story nun about this book habang nagtatrabaho ako. And I was telling everyone how this book affected me. It affected me. Even now, just rereading it, I'm like, I can't. Meron tayong mga writers na nakaka-apekto yung stories nila sa atin kasi maybe they're that good of writers. Maybe they wrote it in a way na it will really be relatable. Pero this one, hindi naman kami magkakilala ni anak ni Rizal, obviously. And basta, it's just so beautifully written. The characters, the character arcs are just pristine, sublime. I have to admit this. Napaiyak ako nitong libro na to. Okay? There, I admit it. Napaiyak nga ako. And I had to stop. I had a limited time to lay out this. Pero something happened in this story that really absolutely crushed me to the core. Na I literally told my editors, give me 3 days. I just need 3 days kasi sobrang naapektuhan ako ng libro na to. I need 3 days. I'm gonna stop layouting. So it took me 3 days to recover. And hindi ko talaga ginalaw. Wala akong ginalaw na ibang manuscript namin na kailangan i-layout. I didn't do shit.
There, I admitted it on camera, okay? Wala akong ginawa for 3 days. I was just focused on reading the rest of it. I was doing this. Tinatry ko mag-layout. Tapos, mababasa ko yung scene. Tapos parang, I had to stop. Paulit-ulit ako ganun. Layout, stop. Layout, stop. Kasi talaga, naapektuhan ako ng story. Sobrang, you know what, this book is created by a creative person for the creatives. Nagagets nyo ba ako? Look, I don't think makakapagbigay ako ng thorough review dito other than I am going to urge you to read this book. Doesn't matter kung hindi ka man creative na tao. Kasi this book has topics of IRL problems na alam kong makaka-relate ka. Lalo na kung estudyante ka or graduating ka. The way Anak ni Rizal wrote this, it's close to reality. Hindi siya superficial, pero yung mga naiisip or yung mga emotions depicted in the story by the characters, you will also feel them are IRL eh. Alam mo yun? Parang it's an everyday life discussion na siguro at some point in your life na pag-usapan nyo na ng mga kaibigan mo or ng pamilya mo. Di-describe ko ba sila lahat? Lahat ng mga characters dito sa story na to, they each have their own strengths and weaknesses. And I believe yung mga problema nila sa buhay nilang yon, it's what makes them flawed and perfect. I know, flawed pero perfect. Ano yung sabihin doon? Take Molly for example. This is Molly. And si Molly, she's an okay student. She's a good student. But the thing about her is that gusto niyang kunin yung profession as a writer. Pero how can she do it kung yung family niya is they're not really supportive of that? 'Di ba nangyayari 'yon IRL? Merong mga families na they only want what's best for their child. They are pushing you to go the other direction kasi they just want what's best for you. So, si Molly, although nakikita niya yung point ng parents niya na yon, she also has this pag-iisip na if I only follow you guys, what about my dreams? What about yung mga gusto kong gawin sa buhay ko? Gusto kong magsulat eh. Gusto kong subukan itread itong pagiging isang writer. By the end of it, she just wants to see it through. There's also a topic here about the LGBTQIA community. This is actually very important kasi there is representation. LGBTQIA community, they have a representative here, which is si Jasper. Although the focus of the story is yung self-acceptance and yun nga, yung gusto kasi ni Jasper na ma-accept siya ng family niya for who they are. So, yung sexuality niya. Pero kasi, syempre, ang setup nito is nasa Pilipinas sila. So, alam naman natin na meron pa rin prejudice. Is that right? Is that the right term? Prejudice? Pero, ayun nga, meron pa rin mga pamilya and meron pa rin mga tao na they treat other people's sexuality differently. It's a very delicate topic. How do I put this delicately? The topic of LGBT, especially here in the Philippines, is we're still walking on eggshells, okay? And alam ko na mahilig tayo magbase ng mga opinion natin, of course, sa culture natin, and sa religion. Why? Why would you separate these people and treat them rudely dahil lang sa sexuality nila? Why? Why do we do that? Why do you do that? Diba? Well, these people are not harming anyone. They are not being rude to anyone. They're trying to live. They're trying to be themselves. They're trying to be honest
sa nararamdaman nila, sa kung sino sila. So who are you? Who am I? Who are we to decide for them? Diba ako? Sorry. Ganito lang ako kasi, ganito yung reaction ko kasi, it's very good na this kinds of representation are and topics is nandito na isusulat and maraming nakakapagbasa lalo na sa mga kabataan kasi I know people who they have mental problems then and yun nga some of them are like wala na dito that they're already they passed on and isa to sa mga topics sa buhay nila na naka-apekto. Oh, I'm not going to cry. Pero, ayun nga. Reading this is, it helps, reading this, it helps open that topic about LGBTQ community and tayong mga ally, we need to help them and we need to, like, understand and educate people na they are also people and they're not harming anyone. So, yeah, we need to be better allies. We need to be better people. We need to be better in general. So, yeah, please respect and love and just be kind to people. I know it's hard, pero no one's harming anyone. So, please, just do it and accept. Accept them for who they are. And just be a good friend or a good family or a good sibling, I don't know. Kaya ayokong masyadong anuhin tong libro na to kasi alam kong maiiyak ako. Okay, next. Next is ang tawag dito. Yun nga, so may mga ganong klase ng topics dito. Yung love for your friends, love for your family, self-acceptance, ang tawag dito, camaraderie, loyalty, honesty, and yung pag-apologize sa mga masasamang bagay na nagawa mo. Kasi isa sa mga characters na to, they have a secret. And they're not really proud of it that they did it, pero kasi, yun nga, meron silang mga unresolved traumas din growing up. And hindi nila alam kung paano i-explain sa mga tao yun or no one is there to guide them to navigate their emotions. Kasi tayo din naman, growing up, hindi naman perpekto mga magulang natin or mga kapatid natin or kung sino man. So, at saka lately lang din naman tayo nagkaroon ng better understanding of mental health and trauma. So, ayun, and even with that, meron at meron pang yung mga tao na they are close to the science of mental health. So, yun yung mga klase ng tao na nakakasakit kaysa sa nakakatulong. Basta, all I can say about the story and the characters are they are beautifully written. The stories, the problems in these stories are na open up sila and na solve. The overall theme I believe of this story is yun nga yung you are afraid to do something for yourself, for your dreams, for your own dreams kasi maraming external factors na nakakaapekto sa buhay ng isang tao and it is scary lalo na kung bata ka pa. You have all of these questions, like, ano ba tawag dito? Tama ba yung kurso na kinuha ko? Magiging proud ba ang magulang ko sa akin kapag ito yung kinuha ko? Magiging proud ba ako sa sarili ko kapag tinapos ko to? Makakagraduate ba ako? Tama ba itong kinuha kong path sa buhay ko? Magtatrabaho ba ako? Or basta, yung mga ganong klase ng tanong. Madami kayong mga questions growing up and believe me, I know the feeling. Pero this book tackles that, at least some of it. And sobrang daming quotable quotes dito sa libro na to that I feel like it's essential, lalo na para sa mga tao
Or kung ikaw, if you're lost, or you don't know kung ano yung direction na kukunin mo sa buhay, if you read this book, and when you read this book, it will open up yung mga ideas and opinions and mga topic that I feel can help you decide. Hindi ko sinasabi na mako-cure nito yung problema ng lahat, pero all I'm saying is, it's gonna help you feel seen and realize na meron at merong mga tao sa mundo who will read this and they will say, I understand how you feel. I understand itong sinasabi nitong author na to overall. Sana merong mga school na bumili ng madaming libro. Parang Scholastica. Alam niyo ba yung Scholastica? Kasi sa school namin may ganun eh. When I was younger, our school would buy all of these books and then they will urge the students to read the book. So, sa akin, para sa akin, isa to sa mga ganun. Isa to sa parang mga Scholastica. I feel like grade schools and high schools should buy itong libro na to para makapagbigay inspirasyon dun sa mga students nila about life, relationships, friendships, dreams. Mga ganun. Nung nire-read ko to, naiyak ako ulit kasi nga naaalala ko yung mga friends ko na they had similar problems na diniscuss dito sa libro na to. And it's actually one of the reasons why naapektuhan pa rin ako nitong story na to. And it's very rare na maapektuhan ako ng isang story. I'm sorry if I'm not able to fully explain itong story na to, pero you just have to read it for yourself. It's not gonna make you cry. I don't think so. Ewan ko, depende. Pero kasi ako napaiyak niya ako, all because it's relatable sa akin. Ewan ko, pero it's one of those books that I will truly treasure. Ayoko umiyak! So, yeah. Please read the story kasi it's so good. And you will be inspired. You will be touched. You will... Hindi ko alam kung maiiyak ka, pero... Ayun nga. You will feel things. So, alam na naiiyak na pala ako. Anyway! Ay, oh nga pala, nanalo itong Wake Up Dreamers ng Filipino Reader's Choice Awards this year. So, nanalo siya. And congratulations to anak ni Rizal. Congratulations kay anak ni Rizal. Congratulations kay anak ni Rizal kasi naisulat niya itong story na to. And if you actually watch her Wake Up Dreamers na yung behind the scenes nung pagsusulat niya ng Wake Up Dreamers, can I just say this? I'm actually one of those people who watched yung awarding night nung sa Filipino Reader's Choice Award. And I'm so proud nung narinig ko na Wake Up Dreamers yung nanalo. I'm like, yes! So yeah. I know this is not exactly the kind of review na gusto nyong mapanood or mapakinggan. But, wake up dreamers. Also, I just want to say this. Thank you to everyone who voted for Wake Up Dreamers. Alam nyo, nung nag-start ang brand ng Bliss Box, hindi naman kasi namin in-expect na people will believe in our dreams. It's just a thought na, what if mag-submit tayo dito sa Filipino Reader's Choice Awards? Meron kayong boboto sa atin?
Hindi namin alam kung mananalo kami or hindi. We just wanted to do it anyway kasi nga, malay mo, di ba? So, yun, sinali namin siya kasi we believe in the story, we believe in the brand. We're not expecting anything. Masaya na kami na nag-submit kami sa Filipino Reader's Choice Awards. Pero, nung voting na, tapos ang dami nagbo-vote, tapos nung biglang ni-release yung finalists, tapos nakasama yung mga libro ng Bliss Books. And I'm like, grabe, grabe. Alam nyo, yung mga thoughts nyo na, what if it doesn't turn out well? What if wala namang bumoto? What if hindi siya magustuhan ng mga tao? Puro what if, di ba? What if it turns out great? Katulad dito. Imagine, dinala nyo kami sa Filipino Reader's Choice Awards. Do you have any idea how mind-blowing that is? And to think, 2019 lang kami nag-start. Pero meron na sa inyo mga bumoto dun sa mga libro namin. And merong isang category na Bliss Books lang. That's insane! That is insane! Hanggang ngayon, ang saya-saya namin. I mean, obviously, kita nyo naman, nakangiti ako. Kasi, grabe, you have no idea how grateful we are sa inyo. You have no idea. What can I say? Ayokong umiyak. Hindi ako iiyak. Pero I just want to say thank you. On behalf of Bliss Books, thank you po. Kasi not only did you believe in us, you also believed in the author and the stories and you believe in the brand. Hindi naman natin kilala ang isa't isa, pero you voted for these stories, for the authors. And alam niyo yun, nababasa namin yung mga comments niyo na maganda quality ng Bliss, masaya kayo sa Bliss. Yung mga thank you Bliss, yung mga ganon. Alam niyo, malaking bagay na sa amin yun kasi we are just a small brand. Alam namin ang mga kasabayan namin, mga PopFix, Psycom, mas maraming mga big authors nandun. Pero you still choose to be with us, to follow your Bliss. Malaking bagay na sa amin yun, na kahit konti lang tayo sa brand, kahit konti lang tayo sa Bliss Books, you're still with us. And you believe in us as much as we believe in you. Kasi, understand this, wala namang Bliss Books and wala din naman ang Wattpad kung hindi dahil sa inyo eh. Kung wala nagbabasa ng mga stories, di ba? So, you hold the keys to the kingdom. So, yeah. Look, words are not enough. It's never going to be enough for the gratitude that I have. The gratitude that we all have for you guys. Next year, gusto ko mas marami pang manalo sa Bliss Books. Yun. So, gagalingan pa namin talaga. And ako, I promise na I'm going to do better. And I'm going to give more books para sa inyo na magugustuhan nyo. And yeah. Thank you.